Isang munting paalala, huwag po ninyong kalimutan dalawin yung isa kong channel, Misteryo ng Bayan, akin po yun. Ngayon, punta na po tayo sa kwento na may pinamagatang Driver at Kasambahay, Aswang Horror Story. Dalawa sa tapat na tauhan ni Mr. Del Mundo ay naaksidente sa Bohol. Dahil ng mga panahon na yon, nagbabakasyon sila sa Bohol. Inutusan lamang ni Mr. Del Mundo ang kanyang kasambahay at driver na pumunta ng palengke upang mamili ng karagdagang pagkain sa gagawin nilang piknik sa gilid ng dagat. Ayon sa imbestigasyon, nawalan daw ng preno ang sasakyan kaya't sumalpok ito sa malaking poste ng kuryente. Lingid sa kanilang kaalaman, planado ang pagkamatay ng dalawang tauhan ni Mr. Del Mundo at ang nagplano walang iba kung hindi si Basaymon at si Maming, mag-asawang aswang na merong sariling interes. Imbis na kasiyahan ang sapitin nila doon, napalitan ito ng matinding kalungkutan. Hindi na nila tinuloy ang banding bagkos ay umuwi na sila ng Maynila upang iburol at paglamayan yung dalawang tao niyang matagal nang naninilbihan sa kanya. Pagkatapos nito, naghahanap sila ngayon ng kapalit. Hindi na nila kailangan pang pumunta sa agency dahil isang araw sa malaking bahay ni Mr. Del Mundo ay may kumakatok. Si Basaymon at si Maming ang kumakatok sa kanilang pintuan. Sino ba yun? Pagbuksan mo nga, guard! Pagbukas ng gwardya, tumambad kay Mr. Del Mundo yung mag-asawang matanda. Magandang araw po! Uwi ka ni Basaymon. Magandang araw din po. Meron po ba akong maitutulong sa inyo? Tanong ni Mr. Del Mundo. Malaki po. Ano po yun? Pupunta pa ako sa Burol eh. Sir. Kasi nabalitaan namin yung nangyari sa inyong kasambahay. Tapos sa driver. Narito kaming mag-asawa. Pwede bang mag-apply kami rito? Ano hong a-applyan nyo, hardinero? Tagalinis ng bakuran ko? Ay hindi ho, sir. Mag-apply po ako bilang driver. Sa tandaan nyong yan kaya nyo pa ba mag-drive? Ay oo naman po. Ikaw naman po nanay, ano pong papasukan nyo? Gusto ko ho siya ng maging kasambahay. Kaya nyo pa po bang magluto? Kaya ko pa, sir. Tanggapin nyo lang po kaming mag-asawa. Para lang po meron kaming may pangtustos sa anak naming sangambuko. Anong sangambuko? Sir, ang ibig sabihin ng asawa kong si Maming, kasi matanda na kami, nagkaanak pa kami. ilang taon pa lang po yung bunso namin. Magka-14 pa lang po. Siyempre, yung mga anak naming panganay, hindi naman nila sakop ang pagpapaaral. Sa bunso namin, edi kami na lang mag-asawa magtatrabaho para mapag-aaral pa namin hanggang kolehiyo. Sige. Wala naman akong driver. Simula ka na ngayon, kuya. Mamayang gabi ko na lang kukunin yung mga papel para sa pag-apply mo. Ikaw naman po, nanay. Teka, ma! Mama! Ano yun? Si nanay Maming nag-apply bilang kasambahay. Kung nang bahala dyan, ha. Pupunta na muna ako sa Burol. Sige, ingat ka. Planado, nagtagumpay si Maming at si Basaymon sa pagpasok sa bahay ni Mr. Del Mundo. Yun ding araw na yon ay nagtungo sila sa Burol. Nang sumilip dito si Basaymon, ngingiti-ngiti pa ito. Napansin yun ng isa sa mahal sa buhay ng namatayan. May tanong ko lang ho. Sino ho ba kayo? Bakit parang masaya pa kayo sa pagkamatay ng kapatid ko? Uwi ka ng lalaki. Ikaw naman, Brad. Sino ba namang taong sasaya kapag merong patay? Konforme na lang kung makikikain lang ang gusto ng taong dumating. Kaya ako naman ho kasi nasabi yun. May patawa-tawa pa kayo. Anong patawa-tawa? Hindi ah.
Hindi, nakita ko eh. Hindi nga. Baka naman namamalik mata ka lang o, tigang may mata mo. Mapulang mapula. Mukhang hindi ka pa natutulog. Matulog ka muna, Brad. Siguro nga. Oh, manong ba, Simon? Ano yun? Eh, yung lalaki sinisita ko. Tumatawa pa daw ako. Nang sumilip ako sa... Eto, sa batay. Pasensya ka na. Hindi naman tumatawa si Manong Basaymon, tsaka hindi nga niya kilala yung nakaburol. Siya kasi ang pumalit sa kapatid mo bilang driver. Eh boss, kasi parang nakita kong ngingiti-ngiti pa eh. Di. Sige na, magpahinga ka na. Pagdating ng hapon, umuwi na sila sa malaking bahay. Nakaluto na noon ang asawa ni Basaymon na si Maming. Mabait si Mr. Del Mundo at ang kanyang asawa. Nakaugalian na ng mga ito na isabay sa kainan yung kanilang driver at kasambahay. At hindi lang yon, pati kung maaari yung gwardya. Kaya lang, hindi ito pwedeng umalis sa posting niya. Oh, wag po kayong mahiya. Kain lang po ng kain. Pasensya na po kayo ah. Kung sinabay namin kayo sa pagkain, ganito po kasi kami rito. Tinuturing namin na kapamilya yung mga tauhan namin. Eh kung maaari nga eh, pati yung gwardya, isasabay namin kumain. Kaya lang hindi naman pwedeng mawala ng tao sa gate. Baka mapasukan tayo ng mga masasamang loob. Tama ba ako doon? Manong Basaymon? Ah, oh sir. Ang sarap ng luto mo, maming ah. Ikaw ba nagluto na ito? Aba siyempre naman. Si ma'am ang nag-request niyan. Kaya't niluto ko para sa kanya. Eh akala nga ni ma'am eh, hindi ko kayang lutuin ng perfecto yung kanyang request. Uy, ikaw naman, manang maming. Nahihiya tuloy ako. Bakit naman po, ma'am? Wala. Sige, kumain na tayo. Mabilis na kumain ng dalawang mag-asawa. Pagkatapos nun, sabay na silang lumabas upang manigarilyo. Paglabas naman noon ni Mr. Del Mundo, inabutan niya yung dalawang nagyoyosi. Oh, naninigarilyo po pala kayo. Eh, may mga edad na ho kayo. Bakit naninigarilyo pa kayo? Eh, boss, pangpatanggal lang po ng lasa ng kinain. Siya nga naman po, sir. Edi, pasinde. Nagulat pa noon si Mr. Del Mundo dahil ang sinisigarilyo ng dalawa, yung bang ginayat na papaya na nilagay lamang sa papel na ginagamit sa eskwelahan. Naku, wag ho yan, magkakasakit kayo dyan. Ito na lang po. Ay, hindi na po sir, sanay na ho kami rito. Mula pagka binata ko, ito na yung sinisigarilyo ko. Papel lang ang napapalitan. Pero yung nasa loob, literal na ginayat na dahon ng papayang tuyo. Nang dahil sa maganda ang pinakikita ng mag-asawa kay Mr. Del Mundo, nakalimutan na niyang kuhanan ng kaukulang papel yung dalawang matanda. Kaya naman sila nagpumilit na pumasok sa bahay ni Mr. Del Mundo. Kagaya nga ng una kong nabanggit, sila ay may sariling interes. Dahil sa probinsya ng Iloilo, nakabili doon ng 10 ektaryang lupa si Mr. Del Mundo. At sa lupang yun, alam noon ng mag-asawa na meron silang makukuha na malaking pakinabang. Hindi kasi nila ito mapasok dahil merong bantay, at yung bantay niyang matanda doon nagtataglay ng malakas na kakayanan. Hindi nila pwedeng pasukin yon dahil kapag naramdaman sila ng nagbabantay, tiyak na hindi sila bubuhayin. Ginawa nilang paraan pagpatay sa katulong at sa driver upang tuluyan ng makalapit kay Mr. Del Mundo. Lumipas ang isang buwan na paglilingkod ng mag-asawang matanda kay Mr. Del Mundo, nabanggit na nito sa dalawa na isang araw ay pupunta sila ng Iloilo upang dalawin naman yung nabili niyang lupa. Nagtinginan noon ang mag-asawang matanda. Sa isip-isip nila, successful, makakapunta na sila sa lupang matagal na nilang hinahangad. Naitanong din noon ni Basaymon kung sino bang tao roon. Ang tao doon matanda na gusto ko nang pagpahingahin, pero bibigyan ko rin ng malaking pera kasi matagal na pala siya doon. Magmula nung nabili ko yun,
eh nandun na siya kasi sa dating may-ari, siya ni nandun. Tapos sabi sa akin ng dating may-ari, huwag ko na raw tanggalin yung nagbabantay kasi kabisado niya ipasikot-sikot dun. Ah, ganun po ba? Eh bakit nga ho hindi niyo patanggalin at ako na lang ipalit niyo? Eh di na wala naman ako ng driver. Eh hindi naman sa ganun sir, eh di ikukuha ko kayo ng bagong driver. Yung pamangkin ko, magaling magmaneho yon. Kahit ako na lang ipalit niyo dun. At tapos nung asawa ko si Mami eh dito na lang. Sa palagay ko eh pwede. Nang marinig nila ito kay Mr. Del Mundo, nangiti ng lihim yung mag-asawa. Hanggang sa ito na, dumating na yung araw na pagpunta nila sa Iloilo. Inaalala ng mag-asawa na baka naroroon yung bantay. Pero ayon kay Mr. Del Mundo, nagpaalam daw muna yung bantay na uuwi sa kanila. Tuwang-tuwa noon yung mag-asawa dahil tiyempo ang pagpunta nila. Wala yung bantay na merong malakas na tangan. Oh, nandito na tayo. Ay, ito po ba? Sorry ho sir, nalampas ng konti, hindi ko kasi alam eh. Hindi, ayos lang yun, natural lang yun. Pagkabago. Akala mo bago ha, diyan ka nagkamali. May sinasabi ho kayo, Manong Basaymon? Ah, wala po. Saan po ba ito paparada? Diyan na lang, sa tabi ng mangga. Pagbaba nila, kunwari ay inosente ang dating ng dalawa. Palinga-linga ang mga mata at sinasabing, ang ganda naman sa lugar na ito. Pero ang totoo, matagal na nilang alam ang lugar na yon. Papa, nasan yung tagabantay dito? Eh, nagpaalam. Tumawag sa akin kanina, uwi raw muna sa kanila. Eh, bakit mo pinayagan? Alam mo namang paparating tayo eh. Iyan mo na. Siyempre, may tatao naman dito eh. Kapag wala tayo, tsaka lang siya nandito. Ganun lang yun. Importante, may tao. Hindi man kapasok mga magdanakaw, di ba? Sabagay. Manang Maming, pwede na ho kayong magluto. Siyan po ba rito ang kusina? Ma, hatid mo si Manang Maming. Sir, ano po bang gusto nyo? Paulit-ulit na lang kasi kinakain namin eh. Eh baka ho meron kayong alam na luto na specialty nyo. Meron, sir. Mamaya ho, mamimili kami ng aking mahal na asawa sa palengke. Kaya lang, sir, hindi namin alam. Eh di magtanong tayo, problema ba yun? Ikaw talaga, Maming, oh. Ay, oo nga pala. Pumunta na ho kayo ngayon din. Yung palengke po pala, paglampas nyo rito sa may iskinitang pinasukan natin, umanang kayo. Dire-diretso. Pag nakita nyo ho yung arko, kumaliwa kayo, tapos diretso sa dulo nun. Nandun na po yung palengke. Bahala na ho kayong mamili kung anong gusto nyo. Basta yung specialty na hindi pa namin natitikman mag-asawa. Sige, sir. Wala kang problema. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Pumapabor nang pumapabor ang sitwasyon sa mag-asawang may maitim na balak. Nung nandun na sila sa palengke, bumili sila ng isang tipak na karne. Tapos may dugo pa ng baboy. Tapos walang kung anumang pampalasa kagaya ng sibuyas, bawang, paminta o anumang cheche bureche. Pagdating nila sa bahay, tinatanong ni Mr. Del Mundo kung ano ba'y binili nila. Eh baboy lang ho pala yun eh. Ano pong specialty dyan? Sir, makikita nyo kung anong special na luto ng aking mahal na asawa. Kahit yan lang eh, baka magulat kayo sa sarap. Talaga? Eh opo sir, wag ho kayong mag-alala. Oh sige. Ah sir, medyo mahirapan po yung asawa kong magbilot ng karne. Tsaka maghiwa, eh di tutulungan ko lang. Mukhang mas matanda pa sa akin tong karneng nabili namin. Eh makunat. Naku eh, paano ho yan? Eh di makunat yan pag kinain natin. Hindi po sir. Sisiguraduhin naman namin na malambot na malambot yung karne kapag hinain namin sa inyo. Sige. Heto na ang specialty ng mag-asawa. Nilaga muna nila yung karne. Pagkatapos noon ay tinusok-tusok nila ng tinidor
yung taba at laman. Yung dugo naman noon, bahagya nilang pinainitan, kaya't medyo nanuyo. Isiningit-singit ng mag-asawa sa butas ng karne, yung dugo ng baboy. Pumasok ito sa loob ng karne, hanggang sa kanilang inihaw. Pag kasi inihaw yon, mawawala na yung lasa ng dugo at hindi na ito mapapansin. Kasabay nun, yung paglalagay nila ng kakaibang orasyon sa pagkain upang ang mag-asawa ay hindi magising ng buong magdamag. Sir, ito na po ang specialting luto ng aking asawa. Ang loob po niyan ay merong tanglad. Yun lang po. Naku eh, ano to eh? Ano na nga ang tawag dito? Belly? Eh, parang ganun po pero sa lahat ng belly na inyong matitikman, ito po ang pinakamasarap. Tikman nyo, sir. Aba, malutong-lutong pa. Manong Basaymon, pagkatapos po natin dito kumain, eh, libutin natin yung lugar. Gusto kong makatikim ng sariwang bunga ng mga puno. Marami kasing mga puno dito eh. Merong mga hinug na mangga, tsaka meron ding mga balingbing. Balingbing? Oo, bakit? Eh, maasim po yun, sir. Oo, pero masarap yun. Sige na, kumain na tayo. Habang kinakain ni Mr. and Mrs. Del Mundo yung luto ng mag-asawang aswang, nakatitig lang dito yung dalawang aswang. Hanggang sa napansin ni Mr. Del Mundo kung bakit hindi sila kumakain. Ang sagot naman nila, busog pa daw sila. Sige ho sir, mamaya na po kami. Medyo ayos pa at kumain kami ng turo-turo sa palengke. Oh, ganun ho ba? O di sige, itira na lang namin kayo. Ay naku, hindi na po. Para sa inyo lang ho talaga yan. Pero ayos ah. Kakaiba yung lasa. Tamang belly pero ngayon pa lang ako nakatikim nito. Ano po bang nilagay nyo sa loob? Parang hindi yata asin at saka bechin yung nasa loob. O kaya na may ibang klaseng pampalasang mga sibuyas o kung ano-ano pa man. Sir, yan po ang turo sa akin ng aking lola noong araw. Basta tanglad lang. Opo, tanglad lang. Magaling ah. Ibang klase yung ginawa nyo. Nang pagkatapos nilang kumain, mag-aayasa na si Mr. Del Mundo na pumunta sa loob ng kagubatan, pero nakatulog yung mag-asawa. Ito naman ang pagkakataon upang puntahan nila yung matagal nilang inaasam. Nagtungo sila sa malaking puno ng balete hanggang sa nadating nila. May bahay pa palang maliit doon, pero kubo lang yun. At mukhang dito daw yata nagkukuta yung matandang caretaker ng kagubatan. Talaga nga naman ang matandang yun. Huh? Oh, Mameng, kukain mo! Sa ilalim pala ng malaking punong balete ay may nakabaon na kayamanan. Kung inyong naitatanong, bakit ganun na lamang kahalaga sa mag-asawang Mameng at Basaymon yung kayamanan na kanilang hinahangad? Ganito yun. Silang dalawang mag-asawa ay matagal nang nagbagong buhay. Sumusunod sila sa batas ng Pilipinas kung ano ang kinakain ng mga tao, kung ano ang kulturang dumarating araw-araw at taon-taon. Kanila itong pinakikisamahan. Kagaya ng November 1, mahal na araw, Pasko, bagong taon, nakikisabay na sila dyan. Kaya nga't mahalaga sa kanila ang kayamanan at pera sa ibabaw ng lupa. Wala naman silang planong patayin ng mag-asawang Mr. and Mrs. Del Mundo. Basta ang hangad lang nila makuha ang ginto na nakabaon sa ilalim ng malaking punong balete. Nang makuha na ito ng mag-asawa, aalis na sana sila nung biglang. Sige, kunin nyo na yan. At huwag na kayong babalik dito! Uwi ka ng isang tinig sa likuran nila. Kaya pala, yan pala ang dahilan. Sir? Oo. Salamat sa aking tagabantay. Sinabi niya sa akin ang totoo. At yung kinain namin nilagyan niyo pa ng orasyon? Sa totoo lang ano? Manong Basaymon, hindi ko talaga alam na meron palang nakabaon na ginto dyan. Kayo pala nakakaalam. Nang dahil dyan eh, naniniwala ako na yung pagkamatay ng dati kong driver at
dati kong kasambahay kayo ang may gawa. Napakasama nyo. Nang dahil lang sa pera, inagawa nyong kumitil ng buhay ng tao. Bakit? Hindi ba mga aswang pala kayo? Bakit ganyan na lang kahalaga sa inyo ang pera? Mahalaga sa amin ang pera dahil kami nagbabagong buhay. Mas gugustuhin namin makisabay sa uso, makisabay sa agos ng kapwa nating tao kaysa pumatay ng tao. Kung ano ang kinakain nyo, kakainin din namin, pero hindi namin yan makakain kung wala kaming pera. Opo, Mr. and Mrs. Del Mundo, kaya po namin nagawa ang bagay na ito dahil sa pera. Ngayon, hawak na namin to. Ano man ang mangyari, hindi namin sa inyo ito bibigay. E di umalis na kayo. Hindi ko naman kailangan yun eh. Marami akong pera. Oh, isa nga pala, bago kayo umalis, ito yung sweldo nyo. Ah, hindi na. Hindi namin kailangan yan. Sir, hindi sila alis. Bakit? Hindi sila alis dahil ipapakita ko sa kanila ang mali nila. Huwag na ho. Hayaan na ho natin sila. Pera-pera lang yan. Sige na, mga aswang kayo. Baka makunan pa yung asawa ko sa inyo eh. Alis na! Sir naman, maganda po ang pinakita nyo sa amin. Itinuring nyo kaming tao. Pero, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin. Pero dahil sa mabait ang pinakita nyo sa amin, eh nabago ang plano naming mag-asawa. Ang plano talaga namin nung una pa lang, ilalagyan na namin kayo ng pangpahipnotismo para madali tayong mapunta rito sa probinsya ng Iloilo. Sa totoo lang, Mr. Del Mundo, taga rito rin kami sa Iloilo. E paano kayo napunta ng Bohol? Paano nyo kami nasundan doon? Matagal na ho namin kayong sinusubaybayan dahil meron kaming plano. At kaya naman namin pinilit na pumasok sa inyo nang dahil nga rito. Matagal na kaming nagsusubaybay rito. Hindi lang kami makadapo dahil dyan sa taong yan. Tatang, matagal nyo na rin bang alam na may ginto rito? Opo, matagal na panahon na. Eh gusto ko nga sanang sabihin sa inyo. Kaya lang eh hindi naman yata kayo naniniwala sa sinasabing ginto. Yan ay ibinaon pa rito nung nagdaang digmaan. Ayun pala. Nakakalungkot lang. Dapat hindi kayong dalawa nakinabang yan eh. Dapat ang nakinabang ng ginto na yan, itong katabi kong matanda na matagal nang nagbabantay dito. Alam niya na merong ginto rito, bakit di niya kinuha? Para siyang makinabang. Mahina ka kasi. Alis na kami. Huwag kayong dadaan dyan. Kapag dyan kayo damaan, makikita kayo ng mga nagbabantay na kapulisan. Meron checkpoint dyan. Baka mapano pa kayo. Ito ang tandaan yung dalawa, ba Simon? Maming, ganyan man ang ginawa nyo pero maganda ang ipinakita namin sa inyo ni Mr. and Mrs. Del Mundo. Pero hindi pa tayo tapos. Baka naman nakakalimutan nyo na ako ay meron ding kakayanan kagaya nyo. Pero hindi ako aswang. Hindi ba yan nga ang dahilan kung bakit hindi kayo makadapo dito sa aking binabantayan? May araw din kayo. May araw din kayo. Pag-alis ng mag-asawa, tila ba nalungkot si Mr. Del Mundo? Dapat daw talaga yung kanilang caretaker ang makinabang doon. Pero ayon naman sa matandang tagapagbantay, pera lang yun. Hindi importante yun. Wala naman akong pamilya. Walang magmamana kung sakaling ako'y mawala. Ayos lang daw yun. Dahil ang pera ay nauubos, pero ang pakikisama ay hindi nauubos. At habang buhay mo itong dadalhin kapag nakapagtanim ka ng magandang kalooban sa iyong pinaglingkuran. Mabuti na lamang si Mr. and Mrs. Del Mundo ay naagapan ng kanilang caretaker na meron ding kakayanan. Dahil kung hindi nito naagapan yung nilagay nilang matinding orasyon, eh baka yung mag-asawa ay maging aswang na din. Maganda man ang pinakita ni Mr. and Mrs. Del Mundo kay Ba Simon at kay Maming, pinalitan naman nila ito ng karumal-dumal na dapat pala'y mangyayari sa bandang huli. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento, Commander. Ako po ay masugid mong taga-subaybay. Sana po ay mapansin mo, hindi na ako magpapakilala sa ngayon.
Guys, pasensya na po kayo ha. Ah, iba na po yung boses natin. Bukas, hindi ko alam kung makakapag-upload pa ba ako kung ganito yung kalagayan ko. Paus na paus po ako, guys. Maganda rin naman po yung kwento natin. Pero, nabibitin ako eh. Kahit na medyo nahirapan ako magsalita, parang gusto ko pa rin ituloy. Eh, hindi naman natin to pwedeng dagdagan. Hindi naman po tayo may akda. Diba? Tsaka karamihan po na binabasa natin sa ating channel eh galing po sa ating email na mula din po sa ating mga taga-subaybay. O kung sa mga kung meron po kayong kwento diyan, wag po kayong mahiyang magbahagi. Basta pakiayos lang po ang pagta-type. Okay? Hanggang dito na lang po ang kwento at magandang gabi at good night po sa inyong lahat. Guys, ito po yung boses ko kapag ka walang mic. Ayan. Kung inyo pong mapapansin, talagang paus paus na po ang inyong commander. Pero kailangan pa rin po natin mag-upload. Hindi naman po kasi po pwedeng hindi tayo gagamit ng mic kasi yung paligid po ay masyadong maingay. Pag po gamit natin yung mic natin, meron yung noise reduction. Ay, reduction ba tawag doon? Basta yun yung nagtatanggal ng ingay. So, paano? Salamat po sa inyo ha. At bukas po ulit kung makakapagsalita pa tayo. Salamat.